What's up guys, in this video magre-review tayo ng chest mount phone holder. Okay guys, so ito yung kanyang mga pyesa. Ito yung phone holder. Ayan. Ito yung kanyang hook. So, kakabit ito yan sa body. Then, yung mga adjustable na mga levers. So, ayan. And then, ito naman yung kanyang lock dito. So, ito yung kanyang pinaka body. Ayan. Sa pagkabit nito, pwede mo siyang ilagay ng paganyan or pwede mo rin siyang ilagay ng paganyan. Okay, so ito kasi medyo matigas to. So, ang gagawin nyo, itong dalawang to sa taas, ayan. Pisilin nyo yan, ganyan. Pisilin nyo yung ganun. So, kabit na natin. Ayan. Pasok na. Tapos, antay natin tumunog yung click sound. Okay? Ayun. So, pag narinig yung click sound, ibig sabihin, nakabit na siya. So, secured na siya. Ayan na. So, pagkatapos natin may kabit, kabit naman natin itong maliit dito sa ilalim ng phone holder. So, para makasigurado tayo na makapit na makapit talaga. So, ayan. Para madali mo siyang maikot ng ganun. Adjust mo na lang. Kung maluwag pa, adjust mo na lang ulit hanggang sa makuha mo na yung tamang higpit. So, pagkatapos natin may kabit, ilagyan natin siya sa mismong body. Ayan. And then, lagyan natin na ng lock. So, nasa inyo na yun kung gusto nyo ganyan or ganon. Okay, so ito na yung kanyang tsura. Ayan. So, isusot ko lang. So, ang pag-suot niya, tanggalin mo tong pinaka-lock and then, suot mo yung ulo mo. Ganyan. So, ayan. Ganito yung itsura niya. Ayan. Okay. So, ganyan. So, itong mga strap na to dito, na-adjust yan. Ito yung adjustan niya. Ito yung sa likod naman. Ayan o. Ito. Na-adjust din yan. Kung gusto nyo ibaba, gusto nyo itaas, pwede rin. Ganun din dito. Ayan. May adjustan din naman dito sa kabila. Okay. So, pag-usapan naman natin yung kanyang quality, no? So, inahin natin tong kanyang pan-lock. Makapal naman siya. Maganda yung kanyang quality ng lock. Yung kanyang adapter sa ilalim, okay naman. Ito ang nagustuhan ko dito, yung kanyang phone holder. Kasi meron siyang lock. Yung mahabang screw niya is bakal talaga. Hindi siya plastic. Ayan. So, na-adjust siya. So, kaya naman niya yung mga latest na mga cellphone ngayon. Tapos yung kanyang grip dito sa loob. Nakikita, ayan. May parang groove. Ayan. Kabilaan yan. Ayan. So, maganda yung kanyang goma sa loob. Dahil kapit na kapit talaga yung cellphone. So, kahit itaktak mo, hilain mo, hindi siya basta-basta makukuha o malalaglag. Ito naman, okay din. Maganda yung quality. Ito yung sa kanyang body. Medyo manipis nga lang para sa akin. Pero pwede na rin. Yung kanyang goma naman ay medyo malambot. Malambot siya masyado. So, siguro I prefer kung medyo mas matibay-tibay dito ng konti or yung para lang siyang tali ng bag. Yung ganun. So, overall, mas maganda naman lahat. Okay guys, so itatry natin itong chest mount na phone holder sa kalsada. Titignan natin kung maalog ba siya o hindi. Okay guys, we're shooting this at 30 frames per second. So, try natin sa smooth na kalsada. So, as you can see guys, pag smooth yung kalsada, ay smooth din yung kuha, hindi siya matalbog. So, ngayon, try naman natin siya sa medyo malubak. So, yun guys, nakita nyo naman, tumalbog tayo, umalog yung ating chest mount phone holder. So, ngayon, we are approaching Tandang Sora. So, southbound tayo, papuntang Philcoa. So, itatry naman natin kung ano magiging itsura kapag na bulaga tayo ng manhole. So ayun, tumalbog rin yung ating chest mount phone holder. So ito naman yung kuha guys kapag mahaba yung bakubakong kalsada.
Okay guys, so try naman natin siya sa 60 frames per second. So magmumula tayo dito sa may sa HR, Commission on Human Rights. And then papunta tayo ng Fairview. Okay, try natin. Okay guys, so we are now approaching dito sa may malaking umbok na kalsada. Titignan natin kung anong mangyayari. So yun guys, no, nakita nyo naman yung malakas yung alog natin. So ramdam ko rin yung alog na yun, napakalakas. Meron pa isa. Ayun, lakas diba? So habang binabaybay ko yung Commonwealth Avenue pa uwi, nakita nyo yung sa upper left ng aking video, isang Fortuner. So munti ka na yung makadisgrasya ng kapwa ko, motorcycle rider. So yung dumaan sa kaliwang bahagi ko, yan yung rider na naka Raider 150, ang munti ka na niyang mabangga nitong naka Fortuner. At ito na guys ang sumunod na pangyayari. Okay guys, back to road test tayo. Ito malubak talaga to. Yun ang lakas. So okay guys, try naman natin dito sa maliit na butas. So ayun, malakas talaga yung alog ng chest na phone holder. So nabili ko sa Shopee sa halagang 315 pesos, and then may shipping fee na 40 pesos. Lalagay ko na lang yung link sa description box below. And that's the end of our video guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan itong video na to, please like and share and subscribe to my channel, and we'll see you in the next video. Paalam!